AM ng hapon, pabalik sa kampo nila mismo. Bali yung pinupunduhan lang pala nila yung posting nila sa malapit ng kampo nila. Nakuha namin yun ng 6 o'clock yung posting nila, yung bali unang posting nila. Kaya sabi ni Sir Season, ito nata positive na. Kaya nag-contact agad si Sir Season sa kay Sir Balance, nga Sir positive, nandito na yung kalaban. Pag 7 o'clock ng gabi, nag-imbidya-imbidya na kami noon. Hanggang ng 9 o'clock or 10 o'clock, nag-under na rin yung ano niya, generator nila, kasi may generator pala sila doon. Kaya pag-imbidya namin, maliwanag talaga na nakita namin sila. Tumatawa pa sila, nagigitar pa sila. Kaya tinawag ako ni Sir Season. Sabi ni Sir Season, tawagin yung mga dalawang team leader. Kaya isang section man lang kami noon. Kaya tawag ko yung dalawang team leader, si Bantilan at saka si Nabalis. Kaya nag ano kami doon kung paano gawin. Sabi ni Sir Season, mga 4 o'clock, gapangin na natin to. Sabi ko rin, Sir, maganda siguro, Sir. Mga 2 o'clock, Sir. Kasi kahit malapit lang yan, Sir, sa dahan-dahan natin yung lakad ay yung gapang na yan, bahala makarating sa kanila na gabi pa. Kaya pumayag si Sir Season, ganun ang gawin namin. Pag 2 o'clock, doon na rin kami natulog. Wala nang ano lang, hubadaran. Tulog na kami ng lupa na yun. Pag 2 o'clock, ginising namin yung tropa. Tapos, iniwan namin yung dalawang, yung mga pack namin. At saka iniwan rin namin yung tatlong tropa namin na magbantay sa daan na baka pag-reinforce sa tropa, may mag-signal na sa kanila nga may naiwan doon sa may kwandaan na nandoon rin ang mga pack namin. Dahan-dahan namin gapang na yon, 2 o'clock hanggang nag 3 o'clock, naabot talaga namin yung area na yon na nandoon na talaga ang pinaka maraming ano kalaban. May duty sila. Tapos may isa kaming MBG, pinaisa-isa namin sila, pinatingin sa ano kalaban, kung saan talagang kalaban para makuhan. Kung saan po sila pisto, magpisto ang tropa. Kasi malapit na, nakadikit na kami. Pag sabi na, dito lang ako. Oh, sige, basta dyan lang kayo, sabi ko. Pag 5:30 ng umaga, magliwanag or maghabulan pa ng liwanag at sa kagabi, gumising yung isang tao. Parang commander yata nila yon. Sabi nila, gising na. Trabaho na naman daw. Kaya nagkawalaan na ang tao doon. Siguro, yung panahon na yung pagsabi nilang gising, pumunta na sila sa kitchen nila kasi nabutan namin doon, may bahunanan sila, saka naligo sa baba. Yun siguro ang ginawa nila noon. Pag nag-ano na ng liwanag, yung isang tao na naiwan doon sa may duyan niya, tumayo siya at saka nag-ihi. Dito pa sa akin mismo nag-ihi na malapit sa akin. Inihian niya ako. Ngayon, parang nakabantay yata siya na may tao. Bigla siyang lumiko, patakbo. Kaya tinira ko na siya ng dalawang bisis. Kaya tumba yun, ang umpisa sa encounter na yun, sa putoka na yun, yung pagputok ko ng dalawang bisis. Naka-vlogta siya hanggang napasok ni Tuwal yung isang kubo na nandoon yung dalawang baril. Kami rin nga
pinasok ni Tuwal yung kubo at doon nakuha ni Tuwal ang dalawang baril na tinapon na rin niya sa likod niya para mapatras, mapabalik siya sa pisto niya. Hanggang nagtawag si Sir Season na magpaputok ng 105 natin. Pero walang 105 na panahon na yun. Mas maganda sana kung may 105 noon. Kasi marami sana yung ma-recover pa doon. Hanggang tinawagan ni Sir Season, si Sir Balance na, "Sir, kung pwede, bilisan nyo kasi maubusan kami ng bala." May trupa rin na sumigaw na wala na akong bala. Sabi ko, "Huwag kayong magsisigaw kung makasira sa atin. Kasi iasultahin yan kung pagsabi nilang makarinig sila na walang bala, wala na tayong bala." Kaya dinandahan rin namin akyat na yung high ground na kunti. Pinasok ni Sakayan yung isa. Ay yung sinabayan namin ni Sakayan, Boston, ako. Sinabayan namin akyat na yung high ground na yun. Nakuha namin. At doon rin nakakuha ko ng isang M16. At tinawag ko rin yung dalawang private para makapisto doon sa may sa tabi ko na paksol para ma-secure rin sila para madagdagan ng tropa doon sa taas. Kaya umakyat yung dalawang private doon sa tabi ko. Kaya sinabi ko, "Diyan lang kayo, ha. Wag kayong basta-basta mapaputok. Tingnan niyo yung paligid kung may kalaban o wala." Ano rin yung tropa na mga private natin na okay rin yung kwan. Hanggang mga dalawang oras o tatlong oras yata yon, na-search namin ang area bago dumating yung reinforce namin nga si Sir Balance. Hindi nga sila maniwala, hindi nga sila naniwala sa amin na nadikita namin sila ng isang dupa lang. Nakarecover kami doon ng apat na M16, isang homicide na RPG. Tapos isang generator, dalawang line mine na nakakuha na pisto, at saka isang body count, at sa mga document na nakuha rin namin, at saka disiting bigas sa sako, puro kuan tanir, sibing tanir. Nung pa-withdraw kami, sinundan namin yung daan ng kalaban, mga 200 meters yata galing sa kampo na napasok namin. May nakita na kaming isang generator doon, bigas na nakalagay sa galon na nilibing nila, mga 17 kagalon. 10 galon ang nakuha namin doon na nakalibing, na puro bigas ang nakalagay. Tapos isang generator, na bagong generator rin yun. Nandoon lahat ang mga pangkuha nila sa panggawa, pang granada, yung parang siyap nila na nakatago doon. Granada, panggawa ng granada, panggawa ng 3-8, parang may ano na sila, parang may shop sila nga nilagay doon na kinuha lang nila tapos tinago doon sa ibang area na nakita rin namin na nandoon na nakalagay at saka nakatago. Habang nag-withdraw kami, pabalik sa
kampo namin, dinaanan namin yung ilog na pinakamalaking ilog na 21 ka latas namin sa isang ilog lang yan. 21 ka bisis may maglatas sa tubig na yan, pero isang ilog pa rin yan kasi sa ilog na yan parang nag-XX kasi. Kaya madaanan namin siya ng 21 ka kwan, daanan.